Hi guys! Welcome, dito si Rizan Taro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Nine of Swords and Queen of Pentacles in reverse. You're unstable right now. Problemado ka? Para bang umiiyak ka? O meron kang iniisip na pero problema mo. Meron kang parang ayaw nang isipin, pero naiisip mo pa rin. Na-stress ka, Nine of Swords to eh. Nag-overthink ka, parang umiiyak ka, nalulungkot ka. You feel ungrounded. Not okay. Pinoproblema mo, iniisip mo yung your separation, hiwalay ka sa person mo. Ayan. What you should know, ano dapat mong malaman tungkol sa pinoproblema mo sa iniisip mo na yan. There's devil here, Queen of Cups, Four of Cups, in reverse. Ay, sa labas ka nga, maingay. Nawala na daw tong devil na to. Parang devil talaga na kumukontrol o mawawala na yung devil. Ano to? Nawala na ba yung devil? Yung devil or demonyo o yung nagkukontrol. Ano parang may tinatali, may nakatali kasi yan. Nawala na nga guys, nawala na yung devil. Makaka-recover ka na. Ikaw itong nawala na yung devil sa'yo na nangungontrol sa buhay mo? Ah, yes! 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 Yes, nagtagumpay na nawala na yung devil sa'yo. Winish mo yon? Winish mo? Tingnan natin na. Kung hiniling mo ba yan? Hindi. May humiling. May humiling na mawala na yung devil sa'yo. May humiling, no? May pwedeng person mo. Person mo ang humiling na mawala na yung devil sa'yo. Oh, yeah. Na nag-aantay pa rin sa'yo. Yung person mo. Ayan, no? Parang nakalatag na yung barahan niya. Ikaw na lang ang kulang, eh. Ready na yung person mo, eh. Nag-antay. Nag-antay siya. Siguro nag-antay siya ng kung kailan magsimula ulit yung connection nyo. Kung kailan kayo magkabalikan, of course. Lahatag na eh. Baga, susugal na siya sa'yo eh. Handa na siyang magsugal. Hindi nasugal lang parang yung tungit sana. Magsugal sa'yo. Mag-re sa'yo. Nakalahatag na yung marahan. Handa na siyang magsugal sa'yo. Nag-antay na lang yan. Kung kailan ka magsusugal din na mag-reach din sa kanya. Handa na siyang isugal eh. Kung ano yung
Meron siya, no? Just to have you, pwede ganun. Iniling niya to, guys. Iniling niya na mawala na sa yung devil. At nagtagumpay. May devil pala na control sa iyo. O pwedeng minanipulan yung isip mo, kinontrol yung buhay mo ng devil. Ano tong devil na to? Na nangontrol sa buhay mo. Dito mo lang mag-focus. Pero person mo nag humiling ha. Hiniling niya sa God ng person mo. Yes. Sa God niya hiniling na mawala na yung devil sa'yo. O diba? Bait yung person mo. Mabuti yung person mo. Ayan. Kasi alam niya, maaring alam niya na mayroong nagkukontrol sa'yo. Na mayroong kumukontrol or pumipigil na you will be together or sa inyong connection, pinipigilan. At yung devil na to, na nawala na sa sa'yo pala, na nawala na sa'yo, diablo yan. O fallen angel ba yan? Tingnan natin. Aha. Oo. Fallen angel. May nag-summon ba sa fallen angel na yan? Para kontrolin yung buhay mo. May nag-summon ba na tao? Let's see. Ah, meron. Meron nag-summon sa fallen angel na yan. Basta fallen angel siya. Fallen angel. Anong klase ng fallen angel yan? Interesado lang akong malaman eh. Kasi iba-iba sila, di ba? So alamin natin kung ano yan. Anong klase ng fallen angel? Yung nawala na daw sa'yo. No? Kasi niling daw ng person mo sa God eh. Na mawala na yung fallen angel na yan. Or yung demonyo o diablo sa buhay mo na kumukontrol. Sa'yo, sa buhay mo. Ganun. Anong klase ng fallen angel yan? Seraphim? Hindi siya seraphim. Hindi siya seraphim. Babae ba na fallen angel yan? Ah, babae. Si Lilith ba yan? Si Lilith? Babae. Ah, si Lilith. Si Lilith. Or pwedeng anak ni Lilith. Anak ni Lilith? Hindi, si Lilith talaga. Si Lilith yung sinumunan niya. Parang, fallen angel ba yan si Lilith? Yan ang sagot eh. Fallen angel daw. So maybe, fallen angel nga siya. Kasi demonyo na nga siya eh. Galing din naman yan sa langit kasi, di ba, si Lilith. Tapos, nag-rebuild din, di ba? Naging rebellious. Yun na nawala sa'yo. Natanggal. At, nawala na. So, nice. Nice yan, nice. Good. Very good. Four of Cups. Hindi ka na magiging malungkutin pa. Hindi ka na magmumukmuk ng walang ginagawa. Na mag-antay ng wala. Na mag-antay na yung person mo pa ang or else ay kahit siguro offeran ka ng person mo, wala kang gagawin action eh. Kasi may nag-control siya na devil nun eh. O kahit kontakin ka pa ng person mo, ayaw mo kausapin eh. Kasi may nag-control sa'yo na devil noon. Pero, ano to, si Lilith yan ha, na fallen angel ha. Babae. Kasi, dun ko nalaman sa Empress in Reverse. So, vicious. Empress in Reverse. Babae. Parang, yung nagmukmuka na lang. Kawala ka na dyan. Hindi ka na magiging lousy. Hindi ka na magiging malungkutin na matamla yung katawan mo. Parang gusto mo na lang magmukmok and then mag-worry.
makarecover ka na dyan. Mawala na yan, hindi ka na magiging ganyan. Kasi nawala na yung devil sa'yo eh. And meron pang Queen of Cups dito. Pipiliin mo na yung Cup of Love. Palagahan mo na yung taong mahal mo. Sa kanya ka na mag-focus, I mean, sa kanya ka na mag-focus, taong mahal mo na yan. Hindi sa ahas, which is si Lilith yan. Parang hindi mo napansinin yung mga temptations or yung mga distractions. Yung mga ahas, temptations or distractions, kahit ano pang try na attempt ka or linangin ka, mga ganun, no? Ang focus mo is yung taong mahal mo. Yung you will be together. Na you will have that person in your life. Eh, hindi ka lugi. Pinapanalangin ka pa nga eh. O, hiniling niya nga sa God na mawala na sa'yo yung devil eh. So, kaya nga natanggal sa'yo eh. Meron lang nag-control dyan sa inyong connection. Pero, yun, parang problemado ka pa rin. Bakit kaya? Unstable ka pa rin. Natanggal na. Dahil, anong pinaproblema mo? Bakit ka naman problema? Parang umiiyak. Umiiyak ka ba palagi? Habang hindi naman palagi. Pero umiiyak ka minsan. O minsan. Umiiyak ka minsan. You're trying to be strong and in control of your thoughts, of your life. Minsan, siguro para nag-emote-emote ka noon, dami mong iniisip, ganoon, stress ka, situation, ninyo ng person mo, lalo sa connection ng person mo siguro. Pabukas ko ng braha, ito'y lumabas. Kanina, na-notice nyo guys. The High Priestess. Ayan. May faith malamang yung person mo. Kung kaya, may faith yung person mo kung kaya natanggal. Tinanggal ng God sa'yo. You are free now. Malaya ka na. Sa pangontrol ng devil sa buhay mo. Sa chain. Sa nagsichain sa'yo. Parang ganito, babae nga yung devil dito. Sa Lilith. O nga, babae nga. You know? Kinontrol ka yung dalawa ng person mo eh. Kinontrol ko yung dalawa, you know? Parang, sabihin niya siguro, mag-away ko yung dalawa, mag-away. Iwalay kayo. O na kayo magkibuan. O na kayo mag-usap sa isa't isa. O na kayong magkontakan. Mga ganon. Huwag mo kausapin yung person mo. Huwag mo lang kibuin. Galit ka sa kanya. Ganon yung sinasabi ng David. Si Lilith daw, si Lilith. O kaya may natapo na. Ano? Parang, sinusulsulan kayo or kinukontrol nga kayo eh, pati yung relationship ng dalawa naman. Parang sino man sa inyo dito, no? Sinong babae at lalaki. So, ganun guys ang ginawa. Sus. Iba to sa ibang reading. Si Lilith to, babae to na, ano, yung iba ay kadalasan sa Satanas, di ba? Ito si Lilith, babae. Babae yung devil. Malamang, yung person mo nakawala na din sa chain. Wala na din yung demonyo sa kanya. Anong kukontrol? Pareho kayong dalawang kinontrol eh. Wala na din sa kanya. Kasi hiniling niya nga sa God na mawala na yung devil sa buhay mo sa kanya pa kaya. O diba? So, may faith yung person mo. Pero, just take it as, you know, yung mga ganyang experiences. Parang challenges lang din, no?
At yung mga nagsusumo ng mga ganyan, you know, may parusa yun, guys, sa kabilang buhay. Yung mga nagsusumo ng mga jablo, may parusa yan. Kaya, huwag kayo mag-alala sa mga biktima dyan, no? At after life, no, there is a punishment sa mga ganyan, sa mga sumalbahi sa inyo, sa mga gumawa ng injustice, unfair, at mga ganyan, mga kadimunuhan. Energiya ng person mo. Parang dinidistract yung attention mo. Dinidistract ka na parang instead na ayusin yun ng person mo, ang gusot, ang problema na kahit konti lang, ay parang lumaki ng lumaki. Lumaki ng lumaki. Lumalim ng lumalim. Dahil may nag-control, may gumawa nga ng scheme. At may demonyong nagmi-middle between the two of you. Natanggal na daw yan. Parang gusto ko yung pagsabungin. Magalit ko sa isa't isa. Sama yung loob nyo sa isa't isa. O kahit walang dahilan, yung ayaw talaga kayong magsama. Yung ganoon. Kasi merong nag-utos. Etong high priestess. Etong high priestess, anong utos? Ito ang summon ng tao yan. Summon. Sinumunan niya. So, si Lilith ang nasumunan niya. Pag na kayo gumanti, hayaan nyo lang. At sa kabilang buhay, may punishment yan sa kanila. So, para mag-focus na lang kayo sa improve ng buhay ninyo, pag nagkabalikan na kayo ng person mo, ay magiging okay na din yan lahat-lahat sa inyo. Ang i-center nyo sa inyong relationship ay yung God, no? Maaaring may purpose din kayo together ng person mo, kung kaya tinanggal din talaga ng God yung devil niyan. At hiniling talaga ng person mo yan. Kaya just have faith, and kung merong mga ganyan, umiling lang kayo, no? Na mawala yung mga ganyan. Mga devil, yung mga demonyo, mga evil spirit. Kasi kontrolin nila yung buhay ninyo. Lahat ng areas ng buhay nyo. Pati nga love life nyo. Mga kadalasan na ito mangkukulang, mga ganyan. Tingnan nyo naman yung mata. Oh, puti. Parang multo na. May priestess. Yung nagsumon sa kay Lilith. So, energy ng person ngayon dealing with you. Uy, justice, balance. Ready na talaga siya na magkaroon ng balance sa inyo dalawa. Oh? Ready na. Oh, ready na po. Yung braha po. Susugal na ako. Parang ganun yung person mo. Lata na yung bra. Susugan ako sa'yo. Baga, sugal niya na yung kung ano yung natira sa kanya. Ilaban niya. No? Ready na siya. Balance na siya. Ready na siya na magkaroon ng balance sa inyo. Or yung kasama ka sa buhay. Na maging fruitful yung inyong buhay. Kung masama yung loob nyo sa'yo dati, kung pakipot yung dati, o
mahirap ko usapin dati, o hindi ko nagkaintindihan kasi meron lang devil na nagmi-middle sa inyo na pinapagulo lang yung inyong relationship. Or pinapaaway kayo, or yung instead na wala naman kayong problema, eh, nagkaroon ng problema, kinontrol kayong dalawa, parang ang gusto pag-untugin yung ulo niyo, magsabungin kayong dalawa, mga ganun ba. So, any manipulation, no? Ano? Parang ganyan kayo, ginawa ko yung aso ni Lilith. Nakatali. Nakatali kayo, kinokontrol kayo. May buntot siguro si Lilith. May buntot nito sa picture. May buntot ba yan si Lilith? May buntot po ba yan si Lilith Angels? Tingnan natin kung may buntot. May buntot daw yan si Lilith. Oo. At baka nakakapanakit yung buntot niya na nangungsok. Kasi 10 of swords. Meron ng buntot. Huwag natin sama. Parang ano lang yan. I'm just aware. I'm just curious pala. sino po ba ang nag-guide ngayon na angel sa ating reading na ito? Si Lehahia. Ito daw yung nag-guides. Obedience causes harmony and peace. Kaya magkakaroon ng harmony, no? Causes harmony and peace. Magkakaroon ng harmony and peace between the two of you. Pinag-away kayo nito. Pinagsakabong kayo nalang ni Lilith. Dahil yun ang sumun sa kanya. Nitong high priestess. Yun nga guys, ang sabi ko, yung maya niyo mga nasusumo na naman. Alam niyo na may sa kabilang buhay ay may parusahin sila. At kukunin ni Lilith yan yung kanyang kaluluwa ng nagsumo na yan. Nagsumo. May ginagawa yun sila. I don't know kung paano nila ginagawa yan. And ayun, maging peaceful na. Magkaroon na ng harmony and peace between the two of you. No? Kasi merong angel dito si Lehahia. And calms anger in anyone. So, kinakalm na daw yung anger. So, pinagalit ka kayo sa isa't isa for sure. Nagalit kayo sa isa't isa. O kahit walang dahilan. Parang pinagsabong kayo. Pwede ganun, no? So, yan ang... Kasi meron pa po bang angel na nandito ngayon na nag-guide sa reading dito? Let's see. Oh, what? Si Harian. Wala na. Wala na. Si Lehahia. May napoprotekta po ba ng reading na to ngayon? Na angel? Guide lang yung tinanong natin eh. Ah, wala. Wala na po protekta sa reading na to. Ni Haya. Wala daw nagpo-protekta sa reading na to. And, pero may nag-guide naman. Ito, paano? May angel naman. Salam. Causes harmony. Bali, sa meron. Meron po bang nagbabantay? Kahit nagbabantay. Sa reading nito. Na angel. Ah, meron naman nagbabantay. Kasi merong, ano yan, you know, merong mga, baka merong mangialam ba. Kaya, importante ang merong may nagbabantay. Fortune and fame fulfills any request. Siya yung nagpo-fulfill ng any request. So, siya ang nabibigay ng fortune and fame. Si Angel Puyel. Yan ang nagbabantay sa reading. Kasi merong mag-interfere kung walang magbabantay, guys. Kaya kailangan merong magbabantay. So, ayan. Hmm.
Ano ba yun? Energy ng person mo. Energy ng person mo. So, ayan, justice card. Balance. Balance. Dealing with you eh. So, kaya yun na yun. Ano yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? Feelings niya sa'yo ngayon. Ano feelings ng person mo sa'yo ngayon? Huwag ka mong problema kasi everything will be okay, will be alright. Madami ito. So, ito na lang. 10 of Cups, upright. Dinidesire niya. Gusto ko talaga niya na mapangasawa, na maging mag-asawa kayo. Husband and wife. Mag-partner kayong dalawa ba? Na bumuo na kayo ng pamilya niyo. You will live a happy life together. Yun ang talagang dinidesire ng puso niya. Yun ang gustong-gusto ng puso niya. No? Feelings eh. Ikaw yung wish niya na makasama. Yung alam niya kung gaano kasaya. Ka-fulfilling. At comfortable or nakaka-comfort yung pakiramdam niya. Na-feel niya yun. No? Pag ikaw yung kasama niya sa buhay. Pag ikaw yung asawa niya, pag nagkaroon na kayo ng mga anak, na you're living a peaceful life, you're living a healthy life, you're living a colorful life with a rainbow, you're living a contented life, and a fulfilling life, no? Ikaw ang wish niya na makapiling. Ikaw, winish niya ba na sa God na ikaw yung mapangasawa niya, na maging mag-asawa kayo, na masaya yung inyong pagsasama, mga ganon. Na winish ng person mo yan. Oo daw. Oo. Tapos ikaw na mong problema. Ano ang pinuproblema mo? Bakit ka na mong problema? Ano ang pinuproblema mo? Ano yung parang isip ka ng isip? Ano yung pinuproblema mo? Ano yung iniisip mo? Knight of Cups. Na parang wala ng pag-asa. Na ay accept pa ng person mo yung offer mo sa kanya. Na kung mag-reach out ka sa kanya, hindi ka na kakausapin. Be positive, guys, ha? Mas maganda na yung positive okay sa negative. And Knight of Cups. Na nag-alala ka, baka i-reject ng person mo yung offer mo sa kanya, mag-offer ka. Or else ay, madaming meaning to eh. Na natapon, sayang. Sayang, tapon, yung inyong relationship, ganon. Kasi in reverse eh. And baka wala ng chance sa inyong dalawa, mga ganon ba? O nag-alala ka, baka hindi ka i-pursue ng person mo, wala na siyang gusto sa'yo, mga ganon, wala na siyang feeling sa'yo, ayaw niyo na sa'yo, mga ganon ba? Dami mo iniisip, kaya parang na-stress ka na problema, pwedeng parang umiiyak ka eh with this card. Nag-alala. Na-feel ko dito para may pag-alala sa'yo eh. Parang sabihin sa'yo ng pusa ko, may pusa man sa tabi mo. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na mag-alala. Ganun. Nyaw, sabi ng pusa. Parang ang lalim na iniisip mo dyan eh. Ang lalim na. Parang nag-alala. May pag-alala. Yan.
Parang more on future iniisip mo. Nag-alala ka na baka hindi ka magkaroon ng future with your person. Mga ganun. Baka hindi kayo magkatuluyan. Mga ganun siguro yung iniisip mo. Yun ang nafe-feel ko dyan, ha. Pero yun pala ang ginawa ng person mo. Kanina, nagtagumpay siya, sinilin niya sa God. Ayoko na ulitin. Kasi ilang beses ko na inulit to eh. Sa part na to. Ang ganda kasi ng part na yan eh. Ang ganda ko. Yung mensahe dyan. Ano ang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Mag-message. Ang siya mismo ang magkaroon ng communication sa inyo. Mag-start na magkaroon ng communication sa inyo. It's either once or to take action towards you. Upuntahan ka niya. Pwede din, no? Hindi na siya maging mailap or yung parang parang hindi kanya kilala. Parang gano'n. Pinag-away ko niya. Malamang. Pinag-away ko niya. Na siya na yung lalapit ng kusa sa'yo na you will build a strong bond together na maging maamo na siya sa'yo. Ayan ang message dito. Maging maamo na siya sa'yo. Siya mismo ang lalapit at maging maamo sa'yo. Yun ang iniisip ng person mo. So, or iniisip niya na wala na siyang katakutan dapat, no? Na, kunwari, mag-away kayo o magkaroon ng conflict, hindi kayo magkasundo, mga ganun. Na, ayun, siya na yung lalapit sa iyo. Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, and Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, and Capricorn. Ano pa ba? Capricorn din. Ito. Yeah, it's Capricorn. Capricorn din yun. So, yan. Ay, yan Taurus, Virgo, Capricorn. Ano ang mensahe ng person mo sa'yo? Message ng person mo sa'yo? Dalawa to. I wish I could take back my words. So, wish niya daw sana na kung pwede lang, mabawi niyo, sinabi niya sa'yo. Siguro may masakit na nasasabi yun sa'yo. I want to feel that way again. So, gusto niyo ma-feel ulit yung, of course, yung kayo ulit, yung in a relationship kayo, mga ganun. And maramdaman niyo ulit yung in love siya. In love yung isa't isa. Ano pa? Ano ang nais sabihin sa'yo ng person mo? Five of Swords. Ano pa? Ano pa ang nais sabihin sa'yo ng person mo? Nakapagbati daw siya. Handa na daw siya makapagbati sa'yo. Para wala nang nale-left out in the cold sa inyo. Wala nang nadurusa. Para wala nang feeling abandoned. Na hindi nyo na tinatalikuran yung isa't isa. And kung naging mapagmataas yung person mo ay handa na siyang yung mag-adjust. Yung ganyan.
yung maging submissive din sa'yo. Or gusto niya magkabati kayong dalawa. No? Na hindi na daw siya ano eh, yung parang superior. Ano na to? Parang balance na nga kasi yung person mo. Yung balance na siya, guys. Kung kaya handa na siya makipagbati sa iyo. Handa na siya. Mga ayaw niya na ng conflict. Ayaw niya magpataas-taasan. Kasi parang pinag-away niya kayong dala. So, handa na siyang magkaroon ng balance sa inyo with a justice card. At yung magkaayos na. Yung magkamabutihan na kayong dalawa. Yung kung inapi-api ka niya, yung hindi ka na niya apihin pa. Yung mga ganun. Or, yeah, with this card. Ano pa ang insight sa iyo ng person mo? Ano messages ng person mo sa iyo? Queen of Pentacles in reverse. Mabas na to kanina eh. What's with the Queen of Pentacles in reverse energy mo yan? Kanina. Hindi na daw siya magstay sa comfort zone niya. Parang comfortable kasi yung siguro yung buhay niya o yung kung saan man siya ngayon, yung sa comfort zone niya. Of course, comfortable yun sa comfort zone niya. Mag-release na daw siya. So, diba? Iba-iba yung meaning. With this card, pair with this ha. Tinakpan ko lang po kasi medyo ano yung picture. Ayan. Mag-take na siya ng risk. So, pag mag-take ng risk kasi yung isang tao, ay hindi yan komportable, of course. Lalabas sa comfort zone eh. So, ganun. Parang unstable man or uncomfortable, lalo kung ibabaan yung pride niya, yung maging submissive na siya sa'yo, yung siya mismo ang mag-approach sa'yo. Diba? Yun ang kanyang message. Mensahe ng fairies for you. They dietary change. Improve your diet and your life will also improve. Improve mo daw yung diet mo. Mga kumain ka ng healthy foods para mag-improve din yung buhay mo. Siguro toxic sa katawan yung mga kinakain mo. Gaya ng mga mantika. Ganun siguro. Taba-taba. Oo. Ano ba? Yung unhealthy foods yan, kinakain mo. Kaya improve your diet daw. Your life will also improve. Mag-improve din daw yung buhay mo. Pag in-improve mo yung diet mo. Kumain ka ng healthy foods. Huwag ka kumain ng mga unhealthy foods. Ganun. Ibig sabihin yan. Anong buhay? Ang gustong buhay. Ng person mo. With you. Letter. Heart. Wow. Ay, kasal kayong dalawa. J. Or Jack of Hearts, no? Ay, kasal kayong dalawa. Kasi, oh, parang kinakasal tayo. Ayan. And 24. Sa numerology, 6 to. Ma-harmonize na kayo. Iisa. Magkaroon ng balance, harmony sa inyong dalawa. With the number 4, magkaroon ng stability. And 2, yung mapalapit ng loob niyo sa isa't isa. You will feel comfortable and
magaan yung loob nyo sa isa't isa. Soft and loving yung of energies yung mafe-feel nyo sa isa't isa. I mean, yun ang mafe-feel nyo sa isa't isa, yung soft-heartedness, soft, loving kayo sa isa't isa. Yung mahal naman nyo isa't isa. Na nandun yung balance. And with the letter, gusto kanya send na letter ng person mo. Or palagi kanyang gawa ng letter. Or sendan kanya ng letter na magpakasal na kayong dalawa. Or message kanya. Magpakasal na kayo, magsama na kayo. na kayo na ulit. Tayo na lang ulit. Charot. Ganon. Parang ganon. Tayo na lang ulit. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan mo dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun naman ako tapigyo sa mga susunod na videos na po. At pag-like naman po, pag-comment rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.